Hello guys, have a good day po sa inyong lahat. Ito po si Benz. Gaya po ng sinabi ko sa inyo na gagawa tayo ng racing magneto. Ito po yung nabuo na natin at nasa trial na po tayo. So far hindi muna po natin siya ilalagay sa chassis na may makina. Dahil po kasi nasa experimentation pa tayo, kaya minabuti kong ipakita muna yung prototype niya. Yung prototype niya po, bali dito na nga siya. Meron po tayo ngayon ditong nakalagay na coil. Ito pong coil na to, super high voltage po to. Mahabot po siya ng 35,000 volts itong coil na to. Ito yung mga coil na to, mga ginawa po natin na mga fabrication. Medyo may kalakihan po ito, pero meron din po tayong maliit na sa bandang kanan. Pakikita ko mamaya. Sa ngayon po, linagyan ko muna ng mga connection na temporary para makita natin. Yan po, meron po tayong baterya muna na lithium battery. Ito po ay nasa 12 volts lang po. Kinumpak ko lang yung mga battery ng laptop. At yan po, meron po siyang connection dyan. Head po yung 12 volts niya at pumunta po dito sa may positive. Ito po, ito pong brown positive po yan. Pupunta po dito sa may fuse, hanggang dun po sa may coil. Ayan po, meron na po tayong nakalagay na microchips dyan sa loob po nitong dilaw na to. Nandyan na po nakabaon. Siya po yung pinaka nagsesense para paandarin niya po itong ating compact ignition coil built-in CDI. Na ito po ay 4 times power po sa mga ordinaryong ginagamit natin na mga motor. Pakikita ko po mamaya sa inyo bakit naging 4 times power, high power po siya than sa mga ginagamit nating mga previous na mga motor na mga coil. Yung pong makikita nating kuryente dito, hindi po natin makikita doon sa mga motor natin. Dahil ito po ay natunog pagkalalabas ng high voltage. Malutong po yung power nito. Mahabot po siya ng 35,000 volts na high voltage po. Kaya niya po talunin yung kung napansin niyo po, naglagay ako ng metal dito. Ginrip ko po dito sa bolts. Ayan. Bali malalim po yung pinaka metal niyan sa loob. Sukatan natin. Ayun po yung metal. Yan po. Ganyan po kalayo tatalunin niya yung boltahe. Mga, kung di ako nagkakamali, 1.5 inches po, kaya niyan tumalon yung voltahe. Ganun po siya kalakas. Hindi gaya ng mga ginagamit nating motor, parang mga 10 mm lang ang kaya niyan talunin. Minsan wala pa. Mga ano lang siguro, mga 1/4 inches lang po. Pag lumayo doon, hindi na niya kaya talunin. Kung tatalon man po siya, pino na po yung voltaheng makikita mo. Dito po, bluish yung voltahe, tapos napaka-high voltage. Gaya nga po na sinabi ko sa inyo, 35,000 volts, tapos ito po, yung racing magneto natin po, talagang napakagaan nito. I-design po natin sa 30,000 RPM naman. Tapos nakabalance na rin po yan at naiikot na rin. Ito po, kung gusto mo siyang i-adjust, naayon dun sa kung anong gusto mong i-adjust, pwede mo po siyang i-timing ng delay, i-timing mo siya ng advance. Ayan po, linagyan po natin ng variable adjustment gaya na sinabi ko sa inyo. Nagsimula lang tayo sa drawing nito hanggang sa na-tap, natapos din po natin. Gaya po ng pinangako ko na pagkikita ko sa inyo ito yung maganda. At meron po tayong mga socket dito na mga ginagamit para dito, yan. Mga brand nyo po yan, mga in-order natin sa online. Kasi po, ultimong wire nyan, in-order natin sa online. Yan po. Meron tayong mga gagamiting mga socket nyan. Kung gusto mong gumamit na CDI socket, meron po yan, CDI socket. Meron po yan, female na sa mga terminal, tsaka male. Meron pong dublihan lang. Yan po, asawa ng pang CDI. Female male din po to. Bali yan po ang mga gagamitin natin. Wala pong magiging luma itong mga
ginagawa po nating mga racing magneto na to. Gaya po ng sinabi ko sa inyo, kaya natin pong gumawa ng mga Pilipino na sarili natin po. Kahit hindi po tayo sa dun sa mga gawa ng mga dayuhan, marunong din po tayong mga gumawa, tayong mga Pinoy, malikahin po tayo. Bali po ito, wala po tayong ginaya na ibang design, kundi kaya medyo manatagalan po to dahil sariling design po talaga natin to. Talagang dumaan sa ano po natin, sariling design natin. Ito po yung battery operated. Gaya po ng nasabi ko sa inyo, ang battery operated is consistent po ang power niya. Kung hiambing dun sa mga light coil na tinatawag na built-in na po niya, built-in na po sa loob. Actually po, kaya rin po nating gumawang ganun. Pero walang-wala po kasi talaga yung boltahe nun dito. Kasi po yun, hindi mo madidictate ang boltahe nun. Hindi po gaya ng battery. Madidictate po natin ang power niya. Bababaan lang ang boltahe ng baterya, itataasan lang, madidictate nyo na po kung anong gusto nyong voltahe. Gaya po nito, ito po 12 volts lamang, susukatin natin yung voltahe nyan, ilagay natin sa ground. Subukan natin na 12 volts lang po itong battery natin ginagamit, ha. Ayan, set natin. Ayan po, ayan po, 12.22 volts po ang ginagamit nating baterya dyan. Ito pong ginawa nating racing CDI na design, hindi po nangangailangan ng malaking baterya to. Actually po, napakalit lang na baterya. Very minimal po ang voltaheng kailangan nito. Hindi po kailangan ng napakalaking baterya nito o supply. Hindi po kailangan ng napakabigat. Kahit lang po yung mga power bank na 12 volts, pwede na po yun kung meron po kayong power bank na 12 volts. So napakaliit lang po na bateryang 6 ampere. Handar po yan. Sa napakatagal po na oras, itatakbo niya po. Bali meron po tayong yan. Power bank po yan. 12 volts po to. Mga jump start po ito. Yan, mga jump start. Pwede pong gamitin yan. Mga maliliit lang po ito. Sandangkal lang. Parang power bank lang. Bali meron po siyang ano dito. Socket na saksakan. Yun. Tapos meron po siyang terminal na ganito. Yan. Sinasaksak po dito. Ayan. Pwede rin po to na gamitin nyo na. Kasi na po yung design na gagamitin nyo sa kanya. Pwede na. Tapos meron naman po itong nakakargan naman sa 12 volts. Nakakargan din naman sa 220. Pwede pong i-design to sa mga na ginawa ko. Or kahit po umorder lang kayo ng battery yung napakaligit, lalagay nyo. Pinakalimalit po na lead acid battery. Pwede na po yun. Hindi po kailangan ng mabigat. Dahil napaka-minimal lang po naman ng kain nito. Bali, kahit 10 oras kang maglaro, kung ilalabang ka sa drag race, pwede na po yung 6 ampere na 12 volts battery. Dahil very minimal lang po ang kinakain na ano nito, kuryente. Nasa mga 0.002 milliampere lang po. Napakababa lang. Yan po yung nasukat na natin yung consumption niya para sa kuryente, kung gaano kalaki yung dinodraw niya sa battery. Yun po, 0.002 milliampere lang po ang dinodraw niya sa battery. Bali, kung may 6 ampere ka po, napakatagal nun bago niya maubos yung baterya. Sipin mo, 0.002 lang. Ganun po ka ano, dahil ano lang naman po yan, nagpapandar kasi dyan. Meron lang po tayo dito kasing sensor na nakalagay niya dyan sa loob. Sinesense niya po itong magneto. Yan. Bali, yung design po ng magneto, pakikita ko. Yan po. Meron po tayong pinaka-rotor niya na made of aluminum po. Yan, meron na tayong nakalagay na sensor dyan. Ito po yung nag-a-attract dun sa pinaka-relactor po ng sensor natin. Metal po yan. Ina-track niya po yung sensor na linagay natin doon para maano niya po. Ayan. Meron din po siyang puller na 2-in-1 din po. May panglabas, may pangloob. Dalawang klaseng puller para matanggal po siya. Ayan. Ganyan po laman niyan sa loob.
parehas na parehas lang po ito sa nakalagay doon sa loob. Yan. Nakalagay po yan sa loob. May kunya din. Tapos madidictate mo na yung timing. Yan po. Lipat naman po tayo dito. Bali, ito po na yung dinesign natin na mas maliit po. Ayan. Dito na po yan nakalagay. Tapos, ito na po yan. Ayan. Dito po ang spark plug. Dito na natin po ilalagay. Ayan. Ayan. Bali, didesign pa po natin yung wire niya. Na mga bago rin po yung mga tension wire nito. Ayan po. Para liliko lang po siya. Sa ngayon po, pang ano lang po kasi ito. Pang demo lang. Yan, pinapakita ko lang. Meron na po tayong coil. Talagang may pwesto na rin siya. Nandun na. At napakaliit din po talaga yung dinesign ko mga coil yan. Mga sariling gawa po natin yan. Yan po. Yan, mamanufacture tayo mga pakarami yan. Compact na po yung coil na yan. Yan po, napakaliit. Nandyan na po yung CDI natin. Yan. Ginawa na natin siya ng CBI. Napakaliit lang po niyan, parang sinlakip lang po ng Post Pro. Pero ang kuryente po niyan ay nasa 35,000 volts. Yan po yung sinasabi ko kanina na ipakikita ko nasa kanan. Bali, hindi pa po kasi yan napaplagan ng ano, socket. May socket din po kasi yan. Ito po kasi pandemo ko ito. Linagyan ko na muna siya ng kuryente. Ito po yung nagagamit din. Kasama din pong gamitin. Yan. Pandemo mga yan sariling mga ano po natin yan design mga coil na yan talagang napakatibay po nito more or less ang life po nito mga 10 years ang life nito tapos talagang nakadesign siya sa mainit na mainit hanggang 130 Celsius po ang kaya niyang i-carry na init. Hindi na po aabotin siguro ng makina yon kasi ang mga makina nasa mga 95 Celsius lang yan kahit sa mga sasakyan. 95 lang ang kailangan. Yan po. Mataas po ang lifespan ng mga coil natin kaya wala po tayong problema. Huwag niyo pong problemahin po yung coil kung masirahan kayo. Napakatibay po niyan. Tapos po yan. Huwag niyo pong alalanin na marami po kayong mabibili niyan. Magpa-produce po ako napakarami niyan kung kinakailangan at kung lalabas sa market kasi itong mga design natin na to kailangan suportahin din natin sa piyesa para tuloy-tuloy po yung tangkilik nila sa ano na yan sa produkto na yan kasi kung hindi rin naman masusupply ng gamit titigil din po yung mga bentahan niyan sa market. So far po yan po yung finished product natin. Kung gusto niyo na po siyang makita, pakikita ko na. Dito po lalabas ang ano, kuryente. Gaya po ng sinabi ko, 1.5 inches po ang layo ng ating metal doon sa loob. Pakikita ko na lalabasan niya po ito, kaya niya po talunin ito. Napakalayo. Pakita ko po yung pinakaloob niya. Ayan po yung metal. Malayo po yan. Napakalayo po yan. Lalabasan niya po yan. Made of copper po yung nasa loob na yan. Yan. Napakalakas po niyan. Ipakikita ko po. Bali, sa ngayon po, paanda rin natin to. Ngayon, pakikita ko, paikutin natin to. Sa ngayon po, hindi muna natin siya gagamitin sa makina na may carburetor. Sa table pa lang po. Kaya naman po natin paikutin yan kahit mga 150 RPM lang po. Tatakbo po ito yung makina na to dahil pandemo lang to. Tapos to tatanggalin muna natin para yung kompresyon. Tapos tetestingin po natin. May linagay lang po ako dito na barena. Yan. Nakatitiring po yung barena dyan para pang-iikot lang po muna sa crankshaft. Yan po. Iikot po ng mga more or less 150 RPM siguro. Tetestingin po natin. Yan. Bibidyo natin yung pinaka rotor niya at saka itong kuryente. Abangan po natin yung paglabas ng kuryente. Yan po. Napakalutong po ng kuryente niya. Lumalagitik talaga yung kuryente. Yan po. Blowish na blowish ang kuryente. Bihira po yung mga ganyang mga
ano, mga coil na makakapag-produce kang ganyang kalakas, mostly makikita mo yung mga ganyang kalakas sa mga flyback ng mga TV nung araw. Bagal po ng ikot ng akin na natin, pandemo yan. Makikita yan. Provincia talaga ng mga andar po yung ginawa natin. Pinapakita ko po talaga na yan po ay talagang walang okot-kokot. Yan po. Gawang Pinoy po itong racing CBI na to. Sa mga magneto. Yan po, kitang-kita. Hindi natin po kailangan nilagay muna sa makina ng mga andar sa ngayon. Pandemo muna po para talagang makita ang probe na probe talaga itong gawa natin ay yung mga andar. Sa meron tayong gawang Pinoy talagang mga racing CDI eh, kaysa sa tatangkilikin natin yung mga gawang ibang bansa eh, bakit hindi natin tangkilikin yung gawang Pinoy? Yan po, napakagandang design po nito. Ito po'y pinagkasya lahat sa maliit na coil na to. Ang CDI, imagine nandyan po yung CDI natin, nandyan po yung ating stator na napakalight po. Yan. Napakalit lang po niyan. Yan, nakikita nyo po. Yan. Napakalit lang. Talagang pinagsunugan natin ng kilay yung design na to. Talagang yan, pinakita ko po sa inyo. Hindi lang po dati kwento-kwento lang sa binibidyo ko to. Nung una, ito po, alam kong marami rin namang umaabang yung mga iba na inaabangan talaga to kung talagang ito'y aandar o hindi, eh syempre hindi mo maalis dun sa mga ibang natin sa mga motor na ito'y maaring drawing lang or maaring totoo, yung iba naniniwala kaya inaabangan talaga. Ito po, pinapakita po sa inyo talaga na ito po'y proof na talagang umaandar. Wala po talagang ano to. Yan, ulitin po natin yung pag-andar niya maya maya. Yan lang po. Inulit ko po yung battery nito, 12 volts lang po. Bali, ginawa ko lang yung mga lithium na to para pan-testing lang kasi magaan. Tsaka dapat walang acid kasi dyan dahil naka-expose masyado yung mga ginagawa ko. Kaya hindi ako gumagamit ng lead acid battery para hindi po masira yung mga ginagawa natin, hindi magkaroon ng corrosion o magkakaroon po ng mga acid-acid. Yan po, na-testing po natin sa makina, drill lang po ang magpatakbo sa kanya at talagang napakaganda po ng ng kuryente niya. Hindi pa pala naigpitan to. Yan. Naigpitan po kasi ito dun, ayon dun sa gusto mong gusto mong timing, kaya maluluwagan kapag nagchuchun ka ng motor, makukuha mo po yung perfection dyan. Talagang magmimit po kayo ng gusto mong power dyan sa makina mo, madidictate mo po yung pinaka super power ng makina. Bali, ito pong racing magneto, ang abangan nyo po eh, ikakarga po natin sa 50cc na patatakboin po natin ng at least kailangan minimum niyang nagtatop speed sa 130 yung 50cc na to. Kailangan minimum niya yun. Hindi po siguro masyado kalakasan, no? 50cc. Minimum niya yung 150cc. Wala naman pong imposible, basta sa mga gamit natin ilalagay sa pagkagawa ng makina, kung talagang
yung nag-design po talaga kasi dyan, kung talagang biyasa, eh wala pong imposible. Yan po, napaka dati po yung ano, gaya ng nasabi ko sa inyo, parang napaka imposible ring makagawa tayo ng ganito. Nakikita nila, saradong sarado, nasaan ang pinaka ano niya, nagsesense niya dyan, parang wala naman dati kasi wala akong pinapakita ng mga wire. Yan po, ngayon po meron na yan, proven na po lahat, ganyan na po kalakas ang power niya. At least meron na po kayong talagang nakita sa mga binibideo ko na dating ilinalabas na puro ano pa lang po, na-explain ko lang kung anong kalalabasan pa lang dati. Eh yun naman po yung nasunod, balikan na lang po yung mga previous video ko na nasabi ko doon na ito yung ano na to na magkakatotoo to, talagang magagawa po natin to. Yan po, ganyan din po siya talaga kakinis. Bali wala po tayong ginaya dyan, sariling design natin dyan, pero may kinuha lang tayong kahawig, yung Selectra Racing Magneto. Ito pong sa atin naman eh, sariling design, wala po tayo sa sukat siguro ng Selectra, kumaga medyo kahawig niya po talaga. Ito pong ginawa naman po natin ito, ito naman po ay pinamagatan natin ng pinangalanan natin ng Selectra Racing Magneto. Ito pong Selectra Racing Magneto, tinatanong nyo po kung saan po gawa ito. Bali Saudi po ito, nasa Saudi Alcobar po ako. Isa po akong manlalaro ng mga tuti lovers. Ako po ay natutong magbubuo ng 2-stroke na Dio. Nung araw po ay ako ay talunan din. At sa bandang uli, nagpapanalo rin dahil saan kukuwang lakas yung makina mo, kundi dun pa sa palagi kang natatalo, natural mag-a-adjust ka ng mag-a-adjust kung paano mo mapalakas ang motor mo. Pagka kasi nananalo ka, parang kontento ka na dun sa takbo mo, at pag binalikan ka lang ng kalaban, siguradong matatalo ka. Ganyan po ang nangyari po nung araw. Palagi po ako natatalo, siyempre darating ang araw, mananalo ako. Ayan po, gaya po ng ano, ay design natin yan. Tignan po natin. Napakagandang coil po yan, no? Sinlaki lang po ng post pro yan, nakatornilyo pa. Wala ka nang hahanapin. Wala na pong nakakalat na kuryente. Napakagandang coil. Mamamangha po kayo dito sa takbo ng motor na to pagka ito'y maisalpak talaga sa chassis at natono ito. Talagang mahanap mo po yung pinaka best power ng motor mo. Yung pinaka gustong gusto mong galit sa motor, RPM. At yung motor pa naman na to, ito po, yung stator pa naman na to ay na-design sa 30,000 RPM. Bakit po kaya niyang mag 30,000 RPM. Napakalit lang po kasi ng rotor natin. Tapos napakalight pa. Kaya kaya niya po mag-handle ng ganong RPM. Hindi po siya malaki. Pagka po kasi lumalaki yung isang bagay at umiikot po yan, yung RPM na kakayahan po niyan mababa. The more na lumilit po yan, ang RPM na kakayahan niya po ay tumataas. Kaya po ito napakaliit. Ang diameter po ng ano na to, rotor sa loob, itong umiikot na to, nasa 45 mm lang po ito. Nasa 45 mm. Ito naman po, 95 mm po ito. Yan. 95 mm ang outside diameter po ng ating stator. Light po yan, made of aluminum po lahat yan. Yung materialis na po na aluminum na yan, alloy po yan, special na alloy, hindi po yan klaseng lumulaw na mga aluminum. Yan po yung kumikinang na mga aluminum pag lalo na pinapalis, lalo pong nakinang yan, hindi po yan pumuputla. Magandang materialis po yan kasi
kailangan natin sa init tsaka sa RPM. Kaya kailangan hanapan natin siyang napakagandang klaseng materials. Abangan nyo po yung mga magneto na yan at lalabas po sa market yan. Pwede na po kayong mag-order-order nyan. Meron po tayong mapapag-orderan yan. Hindi po ako mismo ang makukuhanan nyo nito at meron pong magpo-produce para dyan na magbebenta. Ako po'y nag-design at gumawa lang. Bali, bawal po sa akin magbenta ng magneto. Ang napapagkuhanan po natin ito, malalaman nyo rin at siya rin po ang makukontak nyo dito. Bawal po sa akin kasi ang magbenta nito dahil parang meron pong agreement to nung nagawa. Tsaka ano po ito, talagang dumaan muna sa masusing discussion tsaka design at bago po nabuo to. Ngayon kung nung pong nabuo to, siyempre dapat magkakaroon din ng market. Bali, inuulit ko po, hindi po ako ang pwedeng pagkuhanan ng magneto na to. Ako po ay gumagawa lamang at nag-design. Mga sa susunod po siguro mga ibang motor, kaya din nating mag-design na ganito rin na sa mga ibang modelong motor na kaya po natin mag-design din na kaparehas din po nitong function niya nito. Siyempre mag-iiba lang siguro yung ano niya, figure niya, dahil ito figure po para sa Dio talaga to. Yan po ang pinaka sample po natin sa ngayon. Ayan po, bali sample pa lang po ito, hindi pa po finish to. Ano pa lang po ito, pandemo lang po. Pag lumabas po to talaga sa ano, sa market, napakagandang ano po ito, napakagandang pagkagawa nito. Bali pati ultimong mga wire niyan, terminal, mga bolt niyan, lahat po yan brand new, wala naman po luma. Sa ngayon po kasi pandemo lang yan, medyo yan mga naluma na nga lang yung mga ginamit kong mga pan-testing dyan dahil nga dumaan muna sa mga proseso-proseso yan. At least nabuo naman po natin. Yung nakakatuwa dyan Pilipino po ang nakagawa nito, hindi po ibang bansa. Although na meron din po silang talaga mga gawang napakaganda rin, napakamahal naman po kasi ng mga ano nila, binibenta nilang mga gamit na yan. Sa mga ano naman po kasi kararista, bali useless, wala pong kwenta sa kanila yung napakamahal na parts bibilin po nila talaga. Kaya kung mga ibang ano dyan na mga low budget lang, syempre hindi nila kaya yung budget ng pangmahal, meron na po tayong ilalabas nyan na hindi naman po kasing mahal ng mga lalabas. At least mas mababa naman po doon. Tapos yan po, nakikita nyo naman po yung pagkagawa nyan, hindi naman po yan gawa-gawa lang ng ganyan. Kumbaga po, hindi gawang payan, talagang handmade ka nga, talagang binigyan nating napakagandang design. Tapos po, meron din po yan mga lettering yan, lalagyan din po natin ng pangalan para mas maging maganda pa yan. I-design din natin yung pangalan dyan, kailangan mapintahan yan para mas maging pogi talaga yung gawa natin. So para kasi pang ano pa lang naman yan, pang demo pa lang sa mga naghihintay, medyo ako rin gustong gusto ko na talagang i-demo po sa inyo, kaso medyo natagalan, medyo busy kasi yan, nagkaroon po tayo ng time para i-demo sa inyo. At least yan po, kita nyo meron tayo nabuo. Ayan, paanda rin natin. Thank you.
nakalutong po ng kuryente. Yan. Tanggal na yung ano natin. Yan. Yan po, napakalutong po ng kuryente. Talagang kitang-kita naman po sa ano natin na ginawa po natin na talagang pinapatunayan lang po natin na yung ating ginawa at pinaghirapan eh meron po talagang saysay. Sa susunod po ipakikita ko sa inyo na ito yung nakakabit na sa makina, patatakbuhin na natin, ro-road test na natin. Napakagandang manakbo nito mga bossing. Ito po yung abangan nyo, yung patatakbuhin natin sa makina. Talagang hahapit at hahapit ang takbo nito, babala at babala. Napakagandang magneto po yan, talagang wala po siyang nararamdaman na bigat. Kaya pag piniga mo ang silinyador po dyan mga bossing, talagang yung motor mo siguradong bubuwaling ka sa lakas. Kaya yan po, abangan nyo na lang po uli yung ano natin na part 6 para sa pagtakbo naman po ng makina at final test. Yan po, at least nakita nyo na na yan, umaandar na po yan, totoo po yan, wala po yan daya at wala po tayong ginamit na makina, bali drill lang, ilinagay lang natin sa crankshaft. Ito nga, natanggal na yung drill kasi hindi ko ganun inigpitan. Linagyan ko lang po siya ng masking tape para mag-grip lang ng chuck ng drill para ikutin lang yan. Yan po. Abangan nyo na lang po yung part 6 nito para makita nyo kung paano manakbo. Problema ko nito yung magtetest ng ginete. Sino kaya na magtetest ng ginete pala? Bahala na. Basta mapakita ko lang po siguro talagang tumatakbo na sa makina at yan din po yung makikita nyo. Sa susunod po siguro mayroon na po siyang siguro mga lettering yan para mas poging-poging.